guys. So, welcome sa channel ulit natin. So, ang topic naman ngayon is yung mga some of my life-size collection. Pero, miniksan ko na rin ng hindi life-size. So, ito yung mga collection ko ngayon. So, start muna tayo. So, ito. Ito yung good guy na talking. Hindi ko sure kung naririnig. Ito yung ginawa ng mess ko. Ito yung mabait na version. Tapos, gumawa, actually marami silang ginawang chucky na version ng Mesco na brand. Pero ito na lang yung natira kasi sa akin. So, ito yung favorite ko din. Ito yung pizza face na tinatawag. Yun yung na-slice yung mukha niya. Ito yung sa Child's Play 3. So, next naman. Actually, dito ko siya binase. Ito, base siya dito. Ito yung life size naman niya. So, maliban dito, meron din is itong pusa. Wala lang, nagustuhan ko lang itong pusa na malaki. Kasi babasagin mo rin. So, actually, al-alsan siya eh. So, di ba, pag sa negosyo, ito ato yung tatawag ng customer. Meron din akong nakuhang Spencer. Ito, common lang din naman siya. Pero ang kagandahan kasi sa Spencer na to is meron yung original na packing niya. Ito yung talagang plastic niya. And mostly kasi sa mga Spencer is wala na yung tatak niya. Ah, yung paper and original packing. Kaya nagustuhan ko to. Tinago ko na lang tong Spencer na to. So, yan yung mga... So, punta naman tayo dito sa ulo. Ito yung ginawa kong ulo na... Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo na yung mga heads na mga nagawa ko. Ito yung pinaka-first na nagawa ko na head. So nga lang, bitak-bitak na. Hindi ko na siya binuo kasi parang remembrance ko na lang siya sa akin. Ito yun. Parang para sa akin, ito ato yung pinakamagandang color na na-design eh. Ito naman, yung life size din ito. Itong cardboard na to. Ito ginawa to ni Ray Martan. Actually may face, may YouTube channel din siya. Mag-subscribe na rin kayo. Si Ray Martan. Hindi ko sure about chucky din ata yun. So ginawa niya itong cardboard na to. Ang ganda kasi yung file is kasing pulidong pulido. So kung hindi kaya yung life size na dahil maganda siya sa magandang i-collect rin ang ganito. Pero ganito yung likod niya cardboard. Tapos, ito din, nakuha namin to sa ibang bansa na file. Ito yung file ng box ni chucky. Kaso nga lang, hindi ko kasi ma-perfect dito sa Pinas yung box niya. Kasi, malambot to masyado eh. Ganito yung likod nyo. Actually, wak-wak na nga siya eh. As in, sira-sira na siya. As in, manipis lang. Parang ito kasi trial lang to para makagawa ng box. Kasi maganda rin yung box na replica. And mapunta naman tayo dito sa nagawa kong chucky. Ito, na-discuss ko na to sa isang video. Panoorin nyo na lang doon. Ilalagay ko sa link sa baba yung video nung review ng mga nagawa ko. Ito, life size siya. Yung video kasi doon is iba-iba yung design nila. Handmade kasi to kaya magkakaiba yung slice na portion niya. So, yan. Ito yung mga gawa ko. So, punta naman tayo sa ibang life size. Simula tayo dito kay sa dami. So, eto, galing din siya ng ibang bansa. Ang creator naman nito is yung Tots, yung Trick or Treat Studio. Actually, parang foam siya eh. Pero ang ganda kasi ng pagkakagawa sa kanya. Ang ganda niyang maging basis. So, eto din yung tag niya. Hindi ko na inalis yung tag niya kasi nakaloob talaga dun eh. Tapos yung damit niya maganda-ganda din. Tapos eto din yung loob niya, as in foam talaga siya. Nagustuhan ko lang talaga siya dahil dito sa, as in itsura niya. Ganun. May pag sakaling gusto kong gumawa ng ganito, may basis na rin ako kasi yung damit, magpapatahi lang ako. Yung scalp, madali na lang yan, paint. So ito yung likod niya. Yan dun eh.
Tapos yung kamay niya ganito. Yung kamay niya malambot din. So, ito kasi is yung loob kasi niya is may wire. Kaya pwede mo siyang i-post-post. Parang ito hindi masyado. May wire lang. Tapos kung pinapaupo ko kasi sila, tumatayo sila. Oink. Umaganon. So, dapat may weight siguro dito. May pampabigat para nakaganon lang sila. Kasi yun, ganyan. Tapos ito naman, nagustuhan ko rin to kasi si Billy, so life size din. Kaya kung gagawa ako, sure, madali na lang kopyahin kasi andito na yung mga size niya. Ang hirap kasi pag gumagawa ng toy hindi, na movie base, hindi mo alam kung accurate yung ginagawa mo eh. At least ito may basis na talaga sila. Yung Tots kasi na company, yung Trick or Treat Studio, as in yung ginagawa nilang life size, parang same talaga sa size sa movie. Ito yung tag niya. Tapos, ito yung wig niya ata is re-root. Ay, yung hair niya is re-root. Or glued. Pula, ayaw na i-check. Baka matanggal pa. Ito. Nakasukus. Ah. Naka-glue pala siya. Kasi ito malambot lang din siya. Foam lang din. Same sa katawan. Tapos, kinuha ko lang talaga siya. Kinuha ko lang talaga siya para sa kwan. Para sa sizes niya. Para alam ko kung gano'ng kalaki yung movie base, paano yung damit. So, yan. Kaya, in the future, kung gumawa man ako ng ganito, madali ko na lang gagawin kasi may basis na. Kasi may ginawa rin ako dati na chucky na wala akong basis, ang hindi kagandahan yung nangyari. Tapos, ito naman is galing din to kay Sir Jerry. Ay, Sir Jerry ba? Oo. Sa Comic-Con galing. Pero ito kasi, napanalunan ko kasi ito sa auction sa Manila. So, alien siya na life size. Actually, may certificate siya eh. Certificate of Authenticity. Eh, ito, bumibigay na yung paint niya dito. Masyadong napataas. So, ito yung life size na alien. So, ito yung katawan niya. Dun sa paa. Astig siya, may abs pa siya. No? So, ito na yung likod ng paa niya. Ano makita? As in detail talaga siya. Andito yung calves niya. So, pataas. Sakto rin yung wet niya. Ang ganda ng haba ng kamay. Tapos, ito pala yung... Oo, tama si Sir Jerry nga. Baka bawal kasi. Cover. 18, ito yung pang 18 na nagawa. So, ang ginawa lang ni Sir Jerry is 25. So, yan yung mga collection ko. So, may dalawa pa pala akong naisama. So, dyan ka muna. So, eto muna sila. So, eto. Hindi ko tanda kung anong date ba ito. At alam ko ito yung, oo tama, ito yung 60s. May nakuha kasi akong apat na ganito. Ito lang yung tinago ko. So maganda yung collection ko rin na to kasi ito yung dami siya. Parang siyang si Slappy. 1960s pa siya. Ang ganda lang kasi ito yung sa mga horror. Ito, gumagalaw-galaw din. Gusto ko rin sana. Parang same sila nito. Hilatik nga, pa-zoom. Yan. So same sila nito. Ito, kaya ako ito kinuha. Mas nauna ko itong nakuha. So, gusto ko talagang gumawa ng life size na ganito. Kaso nga lang, ito na kasi yung nakita ko. Kaya kinuha ko na rin ito para may basis. Kasi tuwang-tuwa talaga ako sa panood nito. Ang asin, ito siya. Kay Sir Juan Lu galing ito eh. Yung nagsushow din sa TV. So, next. Oh, sa nagsushow sa TV. Nakuha ko ito. Ang niligawan ko nga lang yan ata ng paulit-ulit nun. Medyo nakatayo kanina. So, eto. Eto naman yung si may... Ano? Yung iba kasi body. Tawag yun lang, may body. So, eto kasi, dito binay si Chucky. Yung itsura niya noon. Si Chucky kasi, yung talagang Chucky kasi is... ano bang itsura niya? Basta yan yung itsura niya. Andiyan.
And ito, binase lang nila yung itsura ni Chucky dito. Ito yung unang Chucky ata nung. Ito binase my body. Kasi same as sa nagawa kong Chucky, paki-lower. Ito yung, ito siya binase. Ito kasi sa movie talaga to. Ganito yung damit niya sa movie. Tapos yung pinagbasean nila is ganito. Ginawa lang nilang knitted. As in stripes. So ginaya din na ng stripes. Tapos yung sa jumper, ganun din. Jumper na red botones, tapos jumper na red botones. Tapos ito naman, yung sa logo, same sa logo. So, dito nila binis. So, yun lang sila. Oops! Babol na rin. Ito pala yung Chucky na Hello Kitty. Ito yung crossover. Hello Kitty and Chucky na Stitches, tsaka Tiffany. Ito, galing to kay Ma'am Aida Kitani. Marami rin siyang collection, magaganda. Pero hindi siya sa horror. Sa Pinocchio siya eh. Mga all this type na mga collection. So, unbox na rin natin para makita niyo yung si Tiffany and Chucky. So, ito siya. Ta-da! So, ito galing talaga. Nung pumunta kasi sila ng Japan, pinasabay niya kasi, pinasabay ko na rin kasi ito sa kay Ma'am. So ito, ang ganda lang. Hindi ako collector ng Hello Kitty, pero nagustuhan ko kasi Chucky siya eh. Tapos instead na good guy, good girls nakalagay. Naging babae si Chucky dito. So, yan siya. So, ito pala yung sa box niya. Nakalagay na yung likod ng box. Ito natin dito si Chucky. And still the end. And Universal Studio. Japan. Ay, ayun yung presyo niya. Pero, I think more than malayong mas mataas yung kuha ko sa price ata compared dito. Kasi syempre yung sa shipping pa ganun. And, so yan. Meron pang Hello Kitty na mas malaki dito, pero medyo kapos kasi sa budget sa pang toys that time. Kaya ito na lang. Tsaka happy naman ako, at least may ganito. Kahit hindi ko mabuo yung Hello Kitty version, basta may copy. Okay na. And yan guys, yan na yung mga pahabol. Yan yung pahabol. Thank you! So, yan na guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. And... pa-request na rin ng mga gusto nyong videos na pwede natin gawin. So, thank you!